salamat sa Panginoon sa panalangin. Tayo po ay manalangin. Let's pray. Ang maraming Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa hapon na ito na ibigay niyo sa amin, ang panibago po privileyo ngayon pong hapon na hindi lang po sa umaga na tapos po ang pagsamba, maging sa hapon. Kami po ay nagpapasalamat sapagkat hindi po dinala kami sa bahay-sambahan po namin at dalangin po namin ang inyong pong pag-ingat sa aming po mga kapatiran na patungo po sa aming bahay-sambahan. Gabay-gabayan niyo po sila sa kanilang paglalakbay upang sila po ay makasama po namin ngayon hapon. At dalangin po namin ang inyong pong Espiritong Banal. Siya po magturo, magbigay po sa amin ang kaunawaan ng salita at pagpalagi po ang bawat bahagi ng aming pong pananambahan, ng aming pong awitan, ang aming pong pagbibigay at lalagin po kapahayagan po ng inyong salita. At dalangin po namin ang lahat ng ito. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa pagpapala ng inyong salita ng umaga at kami po ay patuloy pong pagpalain sa aming pong pag-aaral ngayon hapon. Panginoon, aming pong pinagkakatiwala sa inyong lahat sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. So remain standing sa ikon, Brother Ian, para pangunahan tayo sa ilang mga awitin. Okay, so let's sing songs. Maraming po sa ating lahat. Let's sing Since Jesus Came Into My Heart, so Amen. Number 33. So number 33, So Jesus Came Into My Heart. Amen. Oh,
Silver and a little
magandang hapon po today sa bawat isa. Good afternoon. So this time, let me recognize our visitor this afternoon. Okay. So we have two visitors. Para pass by. All right, so we have with us Brother Jeff Burton. Hey, we stand up. Miss Marilu Garcia. Okay, so thank you for dropping by and attending our church this afternoon. It's okay if I speak Tagalog. No worries. Yeah. All right. Pumusta ko lang yung music. So kahilang pa nakita ko po siya na sila na tumingin po niya sa harap. At sabi ko, para na atin itong mga ito. So, salamat sa Panginoon na lahat. At sila po ay naganap po sila ng baptism ngayong hapon. Nakita po lang, nakita niyo ba yun? Do you see the signboard? Outside, alright. So, salamat sa Panginoon sa signboard na lahat. So, may mga pagkakataon na lahat. Yung signboard ginagamit ng Panginoon. May makadalong sa day. So, from what state in America? I was right outside Memphis, Tennessee. Memphis, Tennessee. It's good to have you with us. Thank you very much for coming. And hiring po, ma'am, Marilu. At what we have to do this afternoon is after the singing, we have a memory chapter. We have Psalm 118 as our monthly memory chapter. So it's time to have a memory verse. So Psalm 118 verse 8, sabi po doon, it's better to trust in the Lord than to put confidence in man. So I wrote the verse. So we have a roll verse. I wrote the verse to Ma'am Alice. Psalm 118 verse 8. They confess me about them, but in the name of the Lord, will I be saved. Psalm 118 verse 11. I wrote the verse to Nanay Martha. Nanay Martha. 118 verse 11. Mga kasurdo po ng nasasiyaw. Kaya ang magsensya ay pagkakasin ng Diyos ay hindi walang kapatid na person. Lahat ng itapit ng Diyos dapat nagkakaya ang pagkakasin niya ay hindi po Sita. O pag-umag si Sister Sita, let me recognize again, Brother Kish. Kish, ala? Si Sita po natin ngayon kung hapon. So, palakpang po natin. Brother Kish, taga-Santa, Kalumpang ay sa? Santa. Kalumpang ng? Hiyo pa. Sa Lilin. Okay. Isita po yan ni Ate May. Si Jati po niya. Okay. Ate, yan po, isita. Okay, no? Psalm 118 verse 1 and 2. Obedient unto the Lord, obedient unto the
is good because his mercy is forever. Let Israel now that they shall make the demons forever. Psalm 118:1-2. Amen. This is the Lord's doing. It's marvelous in our eyes. This is the day which the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Psalm 118:23. I love the Lord. You can wrote the verse to Sir Jeff. Can you recite the verse? Well, it was one that's on my grandfather's headstone that he always liked and I liked is Ephesians 2:8. For by grace are you saved through faith, not of yourselves, it is the gift of God. Amen. So that's the one he always liked to share with people. And that's the one I like sharing with people. Amen. Yes. That's about salvation. Yeah. Sister Michelle, your turn. Psalm 118:7. The Lord will get my part with them that help me. Therefore shall I seek my desire upon them that hate me. It is better to trust in the Lord than put confidence in man. It is better to trust in the Lord than to put confidence in Jesus. All nations compass me about, but in the name of the Lord, but in the name of the Lord will I destroy them. They compass me about, but in the name of the Lord I will destroy them. They compass me about like this. They are quenched as the fire of thorns, for in the name of the Lord I will destroy them. Thou hast thrust sore at me that I might fall, but the Lord help me. The Lord is my strength and song, and this become my salvation. Psalm 118:8-4. The Lord is my rock. Psalm 118:14. The Lord is my strength and song, and this become my salvation. Psalm 118:14. I wrote the verse to Jonah. Psalm 118:7. I shall not die, but live, and declare the words of the Lord. Psalm 118:5. I call upon the Lord in distress. The Lord answered me and set me in a large place. Verse 6. The Lord is on my side. I shall not fear what man can do unto me. Psalm 118:5-6. I roll the verse to Katie. Brother Peace, meron pa rin. Psalm 118:8. It's better to put trust in the Lord than put confidence in man. Amen. That is good. You wrote the verse. Verse 2.
bago po mag-ano ng verse si brother, ano, ay bago siya sa kayo. Kasi so, hey, can we all stand up again, please? So, can we all stand up, please? Let's all sing song number 161, A New Name in Glory. Amen. New name in glory. New name is endowed in glory. Song number 161. Somebody. Speak what? I wrote the verse for you guys.
Sino pa ba hindi nakapag-recite? Brother Joseph. Joseph. Right. Joseph. Sa kahulugan para sa ating kaaway. I will
all the verse na. Sinalakay ako halos magtagumpay ang mga kaaway. Subalit si Yahweh, ako'y tinulungan. Number 14. Si Yahweh, nang lakaan si Yahweh ang lakas kung kapangyarihan. Siya ay sa akin nagdulot ng kaligtasan. Number 15. Tingin ang masayang sigawan sa torda ng mga hinira. Si Yahweh ay siyang lakas ng patnubay. Number 16. Ang lakas ni Yahweh ay siyang nagdulot ng ating tagumpay sa pakikibaka sa ating kaaway. Number 17. Aking sinasabi, hindi mamamatay, ako'y mabubuhay. Ang gawa ni Yahweh, taos sa aking puso, ipagsasalaysan. Number 18. Pinagdusa ako at pinarusahan ng labis at labis. Ngunit ang buhay ko'y di niya pinatid. Awit, Kapitulo 118, versikulo 13 hanggang 18. Our verse, ano ito? Siren. Siren. Come on, the book of verse 24. So give thanks unto the Lord, and he is good, because his mercy endureth forever. Let Israel not say that his mercy endureth forever. Let the house of Aaron not say that his mercy endureth forever. Let them how then the fear the Lord say that his mercy endureth forever. Aaron the Lord spirit is able. Psalms 118, verse 15. The voice of rejoicing and salvation is in the tabernacles of the righteous. The right hand of the Lord doeth mighty. Psalms 118, verse 16. Bautista. Bautista sa Kabilaro. Si BJ sa kanan. Si BJ sa sinanay. Makakaawit ko ba? Kasama daw si Lola. Iya, sama mo daw kasi Bautista ka. Ang mga pala, Bautista pala. Bansalan. Diyawag pa tayo sa pag-awit bago tayo mag-una. Bansalan. Bella Costa. Let's sing the banner of the cross. Hey, hey. Song number 165. Banner of the cross. Song number 165. Do we all stand, please? Do we all stand up, please, go. There's a royal banner.
Sino na? Holy, holy. Holy. Holy, holy, holy. Ang Zoom na yan. Hindi naman.
nabit ko na yan. So, saan pa na? Ito reset na? Meron ko mga mabon? Wala na? Wala. Okay. So, this time na pong basahin muna ang sulat po ng ating pong missionary na sinisuportahan. This letter comes from Pastor John Maranan ng Talisay, Batangas. Okay, so ito po yung kanyang sulat nasa gitnang buong bahagi ng ating lesson. So, dear Pastor Manny and Brethren Bible Baptist Church, ano? Kapagpalang hapon po, Pastor Manny, at sa lahat, sa bawat kapatiran po ng Bbbc, muli po kami nagpapasalamat sa inyong patuloy na support ng financial. Muli, muli po po natanggap ang inyong support para sa buwan po ng Marso. So, ito po yung latest na pinadala po natin. Now, sa biyaya po ng Diyos, ay patuloy po ang soul winning Bible study, mga bisita po na binigay ng Diyos. Praying po sa baptism ng mga naligtas na, purihin ang Panginoon. Patuloy po namin kayong pinapanalangin na mabili po niyo ang bahay at lupa sa loob sa inyo ng Panginoon. So, I pray this life. Three months ay mabili na. Dapat po kayong sa pagtulong po sa mga missionary. So, mamahal ang iyong pong missionary dito po sa Talisay, Batangas, kasi dyan, Marana. So, imagine ninyo yun, ano ha? Iyong po ay tumutulong sa kanila, financially and prayer, at sila naman din po ay nananalangin po para sa atin. Amen. So, coming from Pastor John Marana ng Talisay, Batangas, one of our supported missionaries. Okay, so presently, meron tayong limang missionary na sinusuportahan. One from India, Pastor Altura, Pastor Jervis ng Vietnam, Pastor Aaron ng Guatemala, Pastor Nicar ng Carmona, and Pastor John Marana ng Talisay, Batangas. So lahat po sila ay every month pinapadala po natin ang support. At kahit po ang ating pong simbahan ay wala pong property, and yet, ay tayo po ay nakakatulong po sa kanila financial. Amen? Amen. So, salamat po sa ating pagkakalulong sa Panginoon. At sabi ko ng Bible, it's more blessed to give than to receive. That's the reason why even though we don't have any property, we still be able to support missionaries, foreign and local missionaries. So, salamat sa Panginoon. Okay? So, yun po yung sulat po ni Pastor John. So, next Sunday naman, ay ating pong ilalakala po dyan yung sulat naman po ni Pastor Nicar ng Carmona, Cavite. Okay? So, ating pong awitin po yung In the Service of the King. Pupunan lang po kayo. At awitin po natin ito, our hymn for the month of April. So, meron po tayong kopya sa gitnang bahagi po ng ating lesson kaya ng umaga na sing In the Service of the King. Okay. Opo na lang ho kayo. Okay, okay. Okay. Yeah.
tayo, kahit po ay dadako sa pinakamahalagang bahagi ng ating humahambahan, ito po yung preaching of the Word of God. So, shall we all stand in our place as we give honor to the Word of God? Natin yung babasahin sa 2 Timothy. Let's go to 2 Timothy chapter 2, verse 20 hanggang 22. Babasahin po natin ito na sabay-sabay. 2 Timothy, 2 Timothy chapter 2, okay, verse number 20 hanggang verse number 22. Nandiyan na po ba ang bawat isa? Say amen. Alright, so basahin po natin sabay-sabay. Ready? Begin. 2 Timothy chapter 2, verse 20 to 22. But in Greek house there are not only vessels of gold and of silver, but also of wood and of earth, and some to honor and some to dishonor. If a man therefore purge himself from this, he shall be a vessel of honor, sanctified and meet for the master's use, and prepared unto every good work. Be also youthful lust, but follow righteousness, faith, charity, peace, and then that call on the Lord out of your heart. Tayo po'y manalangin. Ang maraming Diyos, kami po ay lumalap sa inyo sa oras na ito. Dalangin po namin ang inyong pangunguna sa aming pong pag-aaral ng salita. Nawa ang inyong pong Espiritu Banal at siyang manguna, mangusap po sa amin sa aming pong pag-aaral po ngayong pong hapon. At alasin niyo po namang gawa ng kaaway sa aming kalagitnaan upang kami po ay malaya na lumagos, pananampalataya sa pamamagitan po ng pakikinig at pakikinig po ninyo sa salita. Salamat po sa inyong pong talata na nagsasabing faith comes by hearing and hearing by the Word of God. Salamat po, pinupuri ka namin sa umagang sa hapon ito sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Please be seated. So ang ating pong lesson ay nandito po sa 2 Timothy chapter 2 verse 20 hanggang 22. Sa ating pong introduction, so Paul gave us a background of his son in the faith, Timothy sa chapter 1. Kung titignan po natin sa 2 Timothy chapter 1 as our introduction, 2 Timothy chapter 1, makikita po natin dyan yung verse number 2. Sabi dyan, to Timothy, my dearly beloved son, grace, mercy, and peace from God the Father and Christ Jesus our Lord. I thank my God, verse number 3, whom I serve from my forefathers with pure conscience, that without ceasing I have remembrance of thee in my prayers night and day. Kung titignan po natin as we go to verse number 5, sabi dyan, when I hold in remembrance the unfeigned faith that is in thee, which dwelleth first in thy grandmother Louis and thy mother Eunice, and I'm persuaded that in thee also. So dito makikita po natin kung paano po yung pamamaraan ng Panginoon na ang pananampalataya, by the way, hindi ho namamana ang pananampalataya. Amen? Sapagkat, sabi po ng Bible, sa araw sa ating buhay, ay kinakailangan tagapin natin si Kristo bilang tagapagligtas. Hindi ibig sabihin, ikaw ay sinilang sa pamilya ng mga mananampalataya, ang nanay at tatay mo ay Kristiyano, hindi ibig sabihin na ikaw ay Kristiyano sinilang. Sabi po ng Bible, sa araw sa iyong buhay ay kinakailangan tanggapin mo si Kristo bilang sarili mong tagapagligtas. Look at Timothy, sabi po dito sa verse number 5, ay makikita po natin kung paano yung kanyang lola na si Louis ay nakakilala sa Panginoon at ang kanyang nanay na si Eunice na nakakilala sa Panginoon at si Pablo sa kanyang pong pagtuturo ay isang araw si Timothy ay nakakilala din sa Panginoon. Amen. So dito makikita po natin na kung paano po yung how faithfulness of his family resulted for Timothy's conversion. Na they are not a perfect family, ang secret po, hindi sila tumigil na makinig po ng salita ng Diyos. Hindi sila tumigil sa pakikinig po ng salita ng Diyos at hinayaan po nila na manahan ang salita ng Diyos sa kanilang pamilya. Now, as we move to chapter number 2, here Paul show us that God gave us the privilege to serve Him after we got saved. And not only that, sabi po ng Bible, the Lord has set us to have a six kinds of relationship with Him. Dito po sa chapter number 2, nais po tingnan po natin ang ilang mga bagay na kung paano po yung ilan sa mga relation na isilet ng Panginoon
bilang isang tao pong nakakilala sa Panginoon. Okay? So, tingnan po natin yung chapter number 2 ng 2 Timothy. Okay? So, may ilang mga bagay na nais ko pong ibahagi po sa atin ngayon pong hapon. Okay? Now, look at verse number 4 o number 1. Nakalagay po dyan, "Thou therefore, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus." Anahan? The first relationship na ibinigay ng Panginoon sa isang mananampalataya is being a son. Okay? Naging anak ng Diyos. Ang sabi ng Bible, it is a personal relationship with God when we receive Christ. Ang sabi po ng Bible sa 1 John chapter 1, verse number 12, sabi doon, "But as many as received Him, to them gave He the power to become the sons of God." So, ibig sabihin, ito yung pagiging born again. Ito yung pagkakaroon ng unang relasyon sa Panginoon bilang mga anak ng Diyos. Okay? So, si Timothy, bagamat ang kanyang lola po ay mananampalataya, bagamat ang kanyang nanay ay mananampalataya, si Louis at saka si Eunice, hindi ibig sabihin na ito pong si Timothy ay magkakaroon, ay isinilang na isang mananampalataya din. Amen? So, ibig sabihin, ang pagiging mananampalataya ay pagkakaroon ng personal relationship with Christ. Okay? Being a son, sabi po ng Bible. Kaya nga, a personal relationship began when we received Christ. Lahat ng tumanggap ay naging mga anak ng Diyos. A relationship that cannot be attained by the virtue of being member of a Christian family. Hindi yung pwedeng magkaganon. Ano? Not because your father and your mother are Christian, you will also inherit the thing that to be a Christian. Hindi pwedeng gano'n. Ano? Kinakailangan isang araw, tanggapin mo si Kristo sa iyong buhay bilang sarili mong tagapagligtas. Kaya nga, dito makikita po natin, wala hong apong Diyos. Lahat po ay mga anak ng Diyos. Okay? So, wala hong apo dahil lahat po ay isang araw ay nais ng Diyos na tumanggap kay Kristo. Amen? Kaya yun po yung unang relationship na nakalagay po dyan. Sabi dyan, kaya sabi ni Pablo, "Thou therefore, my son in the faith," ibig sabihin ni Pablo, "be strong in the grace that is in Christ Jesus." Sabi po ng Bible, lalang yung unang bagay makita natin dito, si Timothy ay naging anak ng Diyos. Amen? Amen. So, yun ang nais po ng Panginoon. Ano? Pangalawa, makikita po natin dyan, to be a soldier. Sabi po verse number 3, sabi ng Bible, and 4, sabi dyan, "Now therefore endure hardness as a good soldier of Jesus Christ. No man that warreth entangleth himself with the affairs of this life, that he may please him who hath chosen him to be a soldier." So, pangalawa, a soldier, a preparation that we need to go to war. Ang isang mananampalataya, dapat maintindihan po natin na kapag ang isang araw sa pinakakilala sa Panginoon, ay dadaan po siya sa pakikipaglaban. Amen. In a life of a Christian, there will be always a war sapagkat iba ang dadaanan mo sa bago mong pananampalataya. Amen. Okay? So, ang tunay na pananampalataya, ito po ay sinusubok. Ang tunay na pananampalataya, ito po ay buhay. Ang tunay na pananampalataya, ito po ay talagang dadaan sa pagsubok. Kaya kasabi po ng Bible, lahat ng may tunay na pananampalataya, sabi ng Bible, even those who will live godly in Christ Jesus will suffer persecution. Now, so, mayroon talaga hong pakikipaglabang. Kaya nga, tinalaga tayo, sabi sa verse 3 and 4, to be a soldier. Bawat isang Kristiyano ay dadaan sa matinding pakikipagdigma sa buhay po nito. Meron tayong tatlong kaaway. We have three enemies. Si Satan, the world, I mean, yung layo ng mundo po na ito, the system of the world, the worldly system, and ourselves. Ang kaaway po natin ay tatlo, si Satanas, ang mundo, sistema ng mundo, yung sabihin, at ang iyong sarili. Bakit po? Dahil we have the old nature na ayaw na magsimba, ayaw makinig ng salita ng Diyos, ayaw na mag-usap ng pananampalataya, ayaw na pagbabago.
Ha? Itong sarili po nito, the self, na sabi ko ng Bible, na eh talagang ayaw po niyan na makinig ng salita ng Diyos, ayaw ng pagbabago. Lalo na po ang pagbabagong tama na ayon sa salita ng Diyos. You see, we have a two nature, sabi po ng Bible, the old nature and the new nature in Christ. They are warring with each other. Nakikipaglaban po ito, dalawa nito eh. Yung isa, gustong gawin ang kalooban ng Panginoon. Yung isa, ayaw sumunod sa Panginoon. Amen? Amen. Kaya masabi po ng Bible, tatlo ang kaaway ng mananampalataya. Kaya sinabi po ng Bible, sinabi ni Pablo kay Timothy, sabi niya, no man that warred entangled himself with the affair of his life, that he may please him who had chosen him. God has had chosen us, chosen you to be a soldier. Sundalo ng ating Panginoon. We belong to God's army, sabi po ng Bible. At dahil tayo po ay nasa sundalo ng Panginoon, bilang sundalo ng Panginoon, siyempre may kaaway siya. At ang kaaway ng Panginoon ay si Satan. At si Satan ay kaaway din po natin. Amen? Kaya sabi ni Pablo, no, may mga bagay na gusto kong gawin, pero hindi ko magawa, at yung mga bagay na ayaw kong gawin, yun naman ang aking nagagawa. No, sabi ng Bible, no, sa aking buhay, mayroon dalawang naglalaban. No, kaya nga, araw-araw, tayo po ay ninais ng Diyos, na isipin po natin, alamin natin na tayo po ay sundalo ng Panginoon. Amen? No, kaya nga sabi po dito, no, si Satanas, ang mundo, at ang ating sarili, ito po yung ating kaaway. Bakit pasto naging kaaway ang sarili? No, kasi nga po, the old nature, naglalaban po yan. At kung sino ang iyong pinapakain, yun po ang lumalakas. Amen? Kaya ang sabi ng Bible sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, therefore, if any man be Christ, he is a new creature. All things are passed away, and behold, all things are become new. So, these two nature are warring with each other. Naglalaban po ito eh. At kung ano yung pinapakain mo, yun ang nagiging malakas. Kaya ang sabi ni Pablo, na yung mga bagay na gusto kong gawin, yun ang hindi ko nagagawa. Gusto niyong maglikod sa Panginoon, there are times na hindi niya nagagawa. Gusto niyang lumayo sa kasalanan, pero yun naman ang nagagawa po niya. Kasi hindi pa nawawala yung old nature sa ating buhay. We have this old body na kung saan this old body are prone to sin. Okay? So, malapit sa kasalanan ito eh. Ito, katawan po na ito. Now, pangatlo, not only a son, not only a soldier, but also a seed sower or a farmer. Sabi ko ng Bible, look at verse number 6. The husband that laboreth must be first partaker of the fruit. Sabi ko ng Bible, a presentation of planting the seed of the Word of God, expecting that every time we share the Word of God, we are hoping and praying that there will be fruit of our labor. So, inalagaan ng Diyos na hindi lang ikaw ay naligtas, naging anak ng Diyos, ang sabi ng Bible, naging sundalo ng Panginoon, naayos din ng Diyos na tayo po ay maging farmer. Tagahasik ng binhi ng salita ng Diyos. Yun po ang dahilan kung bakit ikaw po ay naligtas at ikaw ngayon ay buhay pa. Amen. No, kasi kung ang purpose lamang ng Panginoon pag ikaw ay naligtas, ikaw ay pupunta sa langit, kapag isa tayo naligtas, patay, paragad sa langit. Pero bakit buhay pa tayo? Ha? If the purpose of God, anyone who got saved will go to heaven, patay ka agad, patay sa langit. Pero bakit tayo dyan ka pa? Kasi nais po ng Panginoon, may bahagi mo sa salita ng Diyos sa iba. Amen. Amen. Yun ang purpose. Ano? Kaya nga po sabi ng Bible, na even in 1 Corinthians chapter 9, verse number 10, look at 1 Corinthians chapter 9, verse number 10. Anong sabi po ng Bible dito? 1 Corinthians chapter 9, verse number 10, sabi po ng Biblia ay ganito. Nakita niyo ba? Atin mo basahin yung 1 Corinthians chapter 9, verse number 10. So let's read it all together. 1 Corinthians 9, verse 10. Ready? Begin. 1 Corinthians chapter 9, verse 10. Or say he it all together for our sake. For our sake, no doubt, this is written, that he that gloweth should glow in hope, and he that resteth in hope should be partaker of this hope. So anong sinasabi ho dito? Siyempre bilang pong magsasaka,
o magtatanim, umaasa po tayo na sa ating pagtatanim, kahit papano, meron tayong aanihin. Amen? So walang nagtatanim na hindi umaasa na isang araw aanisa sa kanyang itinanim. Amen po ba? So meron ba nag-aasik ng binhi na hindi umaasa na wala siyang aanihin? Siyempre lahat umaasa. Amen po ba? So sa bawat pagbabahagi po natin ng salita ng Diyos, sa bawat pagbabahagi po natin ng babasahin sa Bible, na, ay umaasa tayo na bagamat hindi man nung araw na yon, siya po ay maligtas, isang araw, siya po ay tunay na makakilala sa Panginoon. Amen. So may proseso po kasi yung pagtatanim. Amen? Amen? May mga pagkakataon na habang binabahagihan mo ng salita ng Diyos, ay parang kinukultivate mo lamang yung lupa. Na hanggang isang araw, handa na po itong taniman na mabuting salita ng Diyos. Amen. Okay? So kunti-unti lang po yun, sapagkat yun ang pamamaraan ng Panginoon eh. Kaya, meron po mga ground, sabi ng Bible, kagaya po yung tatlong, apat na klase po ng lupa, di ba? Ang sabi po ng una, di ba, the wayside. So yung klase ng lupa, yung wayside, na kung saan inihasik ang salita ng Diyos dahil hindi pa handa yung lupa na yon, ang daanan, tinutukan lang ng ibon, nawawala ang salita ng Diyos. Ha? Meron naman po, sinabi po ng Bible, yung the stony ground. Ano naman yung stony ground? Bagamat babato ang lupa, meron konting lupa doon na kapag inilagay ang salita ng Diyos, tutubo ng konti, pero hindi po magbubunga. Ano naman po yung sinasabing thorny ground? Ano yung sabihin po nun? Yung madamo na lupa, tutubo, ha? Pero hindi ganun mamumunga dahil may kasamang damo po doon na kinakain po ang nutrient para po doon sa halaman. Ito naman po yung isa, the good ground. Yung good ground, handa na pong taniman ang salita ng Diyos, naitanim ang salita ng Diyos, at pagkatapos sumibol po ito, namunga ng marami, sabi ng Bible, some 30-fold, and some 50, and some 100-fold. So yun ang sinasabi po ng Bible po dito. Wala tayong dapat gawin, no, kung hindi, ihasik lamang ang salita ng Diyos. Amen? Ihasik lamang ang salita ng Diyos. Now, letter D. Look at verse number 10 hanggang verse number 12. Again, let's go back. Doon po sa 2 Timothy. Okay. Chapter number 2. Ano sabi ho dyan sa verse number 10 to 12? Sabi ho dyan, if we suffer, we shall also reign with Him. If we deny Him, He also will deny us. If we believe not, yet He abideth faithful, He cannot deny Himself. A sufferer, sabi ng Bible, a partaker of Christ's suffering as Christ suffered for us. Look at John chapter 15, verse number 20. John 15, verse number 20, please. Puntahan po natin doon sa John chapter 15, verse number 20. Ano sabi po ng Panginoon dito? John chapter 15 verse 20. Remember the word that I said unto you, the servant is not greater than his Lord. If they have persecuted me, they will also persecute you. If they have kept my saying, they will keep yours also. Ano sinasabi po dito? Sabi ng Biblia, those who will live godly will suffer persecution. Ang mabubuhay na naayon sa kalooban ng Panginoon ay dadanas po ng pag-uusin. Amen? Kaya nga po hindi nung madali na sumunod sa Panginoon kapag sinabi ng Panginoon, if any man will come after me, let him deny himself, take up his cross daily, and follow me. Hindi nung madali po yun na pagsunod. It is not an easy walk with the Lord. Madali. Amen? No, hindi madali na magkaroon ng pagkakaiba sa iba. Ha? Pagkakaiba sa iyong pamumuhay, pagkakaiba sa iyong pananamit, pagkakaiba sa iyong pananalita, hindi mo madali magkaroon ng pagkakaiba. Amen. Ano? Kaya nga po, dito makikita po natin yung standard ng Panginoon ay napakataas. At itong standard ng tao na nais po natin, yung standard ng Panginoon ay iba ba sa standard ng mga tao? Amen? Amen.
Amen. So marami hong mga simbahan, marami mga mananampalataya, etong standard ng Panginoon, pinipilit mo nilang ibaba ang standard ng Panginoon at i-level sa standard ng tao. Hindi ho yun ang pamamaraan ng Panginoon. Amen? Amen? Kasi sabi ng Bible, lahat ng mamumuhay kay Kristo talagang dadanas sa persecution at pag-uusin. Yung standard ng mundo, talagang yan po ay talagang makikita po natin na hanggang ngayon, patuloy na binababa ng tao. Diba? So, yung mga tattoo na lamang po ngayon, eh, diba? 20 years ago, yung mga may tattoo galing sa kulungan. Ngayon, kahit sino na mayroong tattoo. Diba? Yung mga tattoo po na yan, yun yung standard ng mundo ngayon. Pag meron ka niyan, sasabihin ng mga tao ng mundo, itong tao ito. Diba? Hindi ito killjoy, you know? Hindi OP ito, hindi out of place ito. Kasi meron sila, meron ka rin. Pero hindi na isang Panginoon ang magkaroon ng bagay po rin. Amen? Masabi kasi ng Bible, di ba? Kahit sa aklat ng Levitico, pinag-aralan ko isang araw sa aming devotion. Sabi ng Biblia, thou shall not make any markings upon your skin. Ayon ng Panginoon po yun eh. Pero dahil yun po yung standard ng mundo, standard po lang ng entertainment sa ating panahon, ginagaya ng mga tao, pero nais ng Panginoon huwag gawin ng mga mananampalataya. Amen? Nais ng Panginoon, hindi po natin gawin yung mga bagay po na yan. Ano? Kaya sabi ng Bible, darating yung time now that we are a partakers of Christ's suffering as Christ suffered for us. Diba? Hindi po natin nakikita ho yung pamamaraan ng Panginoon. Sabi po ng Bible ng Biblia, diba? Doon ho sa ating binasa, sabi niya, if they persecuted me, they will also persecute you. If they kept my saying, they will keep your saying also. Kung tatanggapin nila ang tinanggap nila ang salita ng Panginoon, ay tatanggapin din nila ang sinasabi mong salita ng Diyos sa kanila. Pero kung ang Panginoon ay pinag-uusig, asahan mo, meron din pag-uusig sa gagawin mong pagkakaiba para sa Panginoon. Kaya sabi ng Bible, all who will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. Kaya hindi ho talaga pwede, hindi talaga arena ang isang Kristiyano pareho ng buhay ng hindi mananampalataya. Amen? Amen? Tayo po na nakikinig ng salita ng Diyos at patuloy na nagdalais na lumago sa salita ng Diyos ay nais po ng Panginoon mayroong pagbabago sa atin. Amen. Hindi pwedeng ang tugtog ng mundo ay pareho ng tugtog ng simbahan. Hindi yung pwede magkaganoon. Amen po ba? Amen. Kung ang tugtog ng mundo ay rock and roll, hindi po pwede na gamitin mo sa church yun para lamang akitin ang maraming tao ng mundo. Bakit po? Yung tao ng mundo, sanay na sila dun eh. Pag pumasok sila sa simbahan na rock and roll ang awitan, sasabihin na, oh, pareho din pala dito. Alam po kayo ang pagkakaiba? Naintindihan po ba? Na ito po mga inaawit po natin, mga hymnals po nito, Ito po yung standard ng Panginoon eh. Amen. And this is the standard ng Panginoon eh. Kaya sabi po ng Bible, kung titingnan po natin maging sa ating pong lesson, sa ating pong song, kung nakalagay po dyan, singing is a very important part of worship. It is also a manifestation of spirituality. When the Lord saved us, He did not only establish our going, but also put a new song in our mouth. A new song to praise and honor the Almighty God, a new song that becomes a sweet-smelling savor before God. Sacred and gospel music are very much different from worldly music and secular music. Tama ho ito eh. Na sinasabi po ng nangawitin, doon po sa Ephesians chapter 5 verse 9, speaking to yourself, psalms and hymns and spiritual song, singing and making melody in your heart to the Lord. Pag singing and making melody in your heart to the Lord, hindi mo kasama doon yung body motion po natin. Entendin ko ba? Kaya nga po, napakahalaga nito eh. Next to the Bible, napakahalaga itong mga hymnas na ito na ating inaawit na nagbibigay po sa atin ng pagkakaiba sa takbo ng mundo. Amen. Hindi po masama yung inaawit po natin na andyan po sa ating kalungo na yan eh. As long as inaawit po natin ayon sa kalooban mo. Amen. Amen. Kaya nga tingin niyo po na letter E, the student, a student. Verse number 15, go back to 2 Timothy chapter 2, verse number 15.
Ano sabi ho dyan ha, sa verse 15? 2 Timothy chapter 2. Ha? Verse 15. Sabi niya, study to show thyself approved unto God, a workman needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Ha? Rightly dividing the word of truth. Nais ng Panginoon na tayo po'y ma-equip. Nais po ng Diyos na tayo po'y magkaroon ng preparation to understand His will and be wise. Diba? Sabi ng Bible, the fear of the Lord is the beginning of wisdom and understanding. Diba? Ang simula, ang pagkatakot sa Panginoon, ito po'y simula ng karunungan mula sa Diyos. Amen. Diba? You want to be wise? Read the Word of God. Amen. Diba? You want to be wise? Follow the Word of God. Gusto mo mong pagpalain ng Panginoon? Eh, basahin mong salita niya. Amen. Amen. Yun ang pamamaraan ng Panginoon. Eh, no? It is a preparation for us to understand His will. Na kaya nga sabi ng Bible sa 2 Timothy chapter 3, verse number 16, sabi ho dyan, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, truly furnished at the good work. No, yung salitang perfect, ang ibig sabihin po nun ay hindi magiging perfecto o hindi magiging mature sa pananampalataya. No, lalalim sa pananampalataya. Rooted and grounded, ang sabi ng Bible, sa Panginoon. Amen? Kaya nga, dito makita po natin na not only a sufferer, but also a student and also a servant teacher, sabi ng Bible. Verse 24, 2 Timothy chapter 2, verse 24, sabi po dyan, and the servant of the Lord must not strive, but be gentle to all men, up to teach, and patient, sabi ng Bible, up to teach. Kasi, nasa sa'yo po yung susi kung paano ang isang tao po ay pwedeng maligtas. Ha? Ikaw ang pwedeng maging susi para ang isang tao po ay makakilala sa Panginoon. Amen. Ha? Ang salita ng Diyos na naibigay sa iyo, sabi po ng Bible, look at verse number 2, sabi ko dyan, ha? And the things that thou hast heard of me among many witnesses, the same commit thou to faithful men who shall be able to teach others also. Well, ibig sabihin, habang na natuturan mo ang salita ng Diyos, ikaw din isang araw ay magtuturo ng salita ng Diyos sa iyo. Amen. To teach, sabi ng Bible, others also na kinakailangan po ng salita ng Diyos. Amen? Amen po ba? Kaya nga sabi ng Bible, not only a student, but also a servant and a teacher. A practical aspect of teaching others also. Ito po yung aspeto ng relasyong binigay sa atin ng Diyos upang magamit niya tayo. Now, anong klase mga tao pwedeng gamitin ng Panginoon? Doon po tayo papasok. Na, anong klaseng mga tao ang pwedeng gamitin ng Panginoon? Tatlong bagay. Na, una, a walking person. Na, a walking person. Na, be the kind of person God can use. Number one, a walking person. Ang taong lumalakad ayon sa kalooban ng Panginoon. Kaya sa Panginoon, maging walking person. Kaya ano ibig sabihin ng walking person? God is looking for a person that will walk and continue to walk with His precept, laws, and statutes. Kung titignan po natin sa buhay po ni Haring Solomon, sa 1 Kings chapter 6, verse number 12, this is one of the example ng isang taong lumalakad ayon sa kalooban ng Panginoon. 1 Kings chapter 6, verse number 12, ano po yung buhay po ni Haring Solomon na nakita ng Diyos sa kanya sa panahon ng kanya pong pag-uumpisa? Now, 1 Kings, chapter number 6, verse number 12. Tignan po doon. Okay, 1 Kings, chapter 6, verse 12. Anong sabi ko dyan? Concerning the house you thou art in building, if thou will walk in my statutes, execute my judgment, and keep all my commandments to walk in them, then I will perform my word with thee,
which I spake unto David thy father. And I will dwell among the children of Israel, and will not forsake thy people Israel. So Solomon built the house and finished it. Ito po yung unang portion ng buhay ni Solomon na siya po ay lumalakad sa Diyos. Okay, ang people, lahat. Kung si Solomon po ay ninais ng Diyos maging hari, siya po ay merong puso na meron pong paglakad sa Panginoon. Nais mo bang gamitin ng Panginoon? Sabi ng Bible, you must be a walking person. Mga tao lumalakad ayon sa kalooban ng Panginoon. His early years as a king of Israel, King Solomon is walking in all the commandments of the Lord. Babasahin niyo po yung Hosea chapter 14 verse 9, 2 Corinthians chapter 16, Ephesians chapter 2 verse 10. Tingnan po natin yung Hosea. Basa po sa Tagalog. Sino may Tagalog po dyan? Brother Rick, sabi mo yung Hosea sa Tagalog. Hosea, chapter 14. Verse number 9. Hosea, pagkikulo ng inaba, talata siyang. Sino ang pagtas at siya ang makapaunawa ng mga bagay na ito? At mabait. At kanyang mga lalaman sapagkat ang mga daan ng Panginoon ay marunong at lalakaran ng mga ganap. Ngunit nagbubuwalan ng mga mananalangin sa akin. Okay, so, ang sabi ko ng Bible, lahat, unayos mo na ikaw ay maging walking person, sabi ng Biblia, ay ganapin mo yung kalooban ng Panginoon. Who is wise, he shall understand these things, prudent, and he shall know them. For the ways of the Lord are right, and the just shall walk in them, but the transgressor shall fall therein. Amen. So yung lumalakad na ayon sa kalooban ng Panginoon, kagaya po ng unang bahagi ng paglilingkura ni Haring Solomon, sabi ng Bible, siya po ay lumalakad ayon sa kalooban ng Panginoon. 2 Corinthians chapter 6 verse number 16. 2 Corinthians chapter 6 verse number 16. Ang sabi po ng Bible, and what agreement had the temple of God with idols? Or yet the temple of the living God? As God has said, I will dwell in them, walk in them, and I will be their God, and they shall be my people. Amen? Amen, amen po ba? Amen. Kung ikaw ay lalakad ay sa kalooban ng Panginoon, ikaw yung taong pwedeng gamitin ng Panginoon. Amen. Hindi gagamit ng Panginoon na hindi lumalakad ayon sa kanyang kalooban. Amen? Gusto mong gamitin ka ng Panginoon. Gusto mong sumayon sa ministry, pero ayaw mong makinig na salita ng Diyos. Ayaw mong ganapin ang kalooban ng Panginoon sa iyong buhay. Ayaw, wala kang tayong manalangin. Wala kang tayong magsimpa. Wala kang tayong mag-aaral ng salita ng Diyos. Eh, paano ka gagamitin ng Panginoon? Naintindihan niyo po ba? Young people, paano ka papasok sa isang ministry kung itong ministry po nito, hindi ka magiging pagpapala dahil hindi ka nakikinig sa Panginoon? Amen? Kaya masabi mo ng Bible, no? Letter A, it must be a friendly walk. In Proverbs chapter 18, verse 24. Proverbs 18, tutunan niyo po ko sa ilang mga talata. Proverbs chapter 18, verse number 24. Ang sabi sa verse 24, a man that hath friend must show himself friendly, and there's a friend the stick closer than a brother. In Proverbs chapter 17, verse number 17, sino sinasabi po nito? A friend loveth at all times, and a brother is born of adversity. Sino yung kaibigan sinasabi po dito? Sabi yung sabi po ng Bible, hindi ka pwedeng makipagkaibigan sa Panginoon at sa kaaway.
Ano sabi ng Bible? Sino po yung pinakamahalagang kaibigan na nais ng Diyos na maging kaibigan? Diba? Ano sabi ng Bible? Sabi ng Panginoon, greater love had no man than this, that a man lay down his life for his friend. Diba sabi sa aklat ng Juan po yun? Sino nagsabi po nun? Ang ating Panginoon sa Kristo. Amen? Amen? Ang ating Panginoon sa Kristo, sabi ng Bible, it must be a friendly walk. Walking hand in hand with God. That is the first state of man in the garden. Walking with God before they have sinned against God. Sa Genesis chapter 3 verse 8, makikita nyo doon, ang Panginoon, ang gusto po niya, kaya niya nilikha ang tao para magkaroon ng constant fellowship sa Kanya. But because of sin, sabi ng Bible, nahiwalay ang magandang fellowship po na iyan. Dahil sa kasalanan. Amen po ba? Kaya nga, ang kasalanan din ang naghihiwalay sa atin sa Panginoon. Ha? Sabi ng Bible, ha? Yun ang naghihiwalay sa tao at sa Diyos. Ha? Kaya nga, sabi ng Panginoon, to be a walking person, it must be a friendly walk. Let her be a faithful walk with God. Enoch walked with God faithfully in Genesis chapter 5, verse 22. Hanggang 24. Tingnan po yung Genesis chapter 5 verse 22 hanggang 24. Sabi po ng Bible 22 hanggang 24, and Enoch walked with God after he begat Methuselah 300 years and begat sons and daughters, and all the days of Enoch was 365 years, and Enoch walked with God, and he was not, for God took him. Amen. Imagine mo, dahil sa kanya pong matuwid at tapat na paglakad sa Panginoon, hindi na ho nakasumpong ng kamatayan si Enoch. Amen. Hindi na siya nakasumpong ng physical death, na sabi ng Bible. Hindi na siya makita sapagkat sabi ng Bible, kinuha na siya ng Diyos. Tingin po sabi ng Bible sa Hebrews chapter 11, verse number 5. Hebrews 11, verse number 5. Hebrews chapter 11, verse number 5. Anong sabi ho dyan sa Hebrews 11, verse number 5? Sabi ho dyan, by faith, Enoch was translated. Ibig sabihin, lumipas ka agad sa buhay nito, umunta ka agad sa kabilang buhay. By faith, Enoch was translated that he should not see death, and was not found because God had translated him, for before his translation, he had this testimony that he pleased God. Amen? Amen. So dahil sa kanyang pagkakaroon ng buhay na tapat ng paglakad sa Panginoon, hindi na po siya naka-experience sa kamatayan. Alam niyo, pagdating ng Panginoon, at tayo yung matagpuan na buhay pa, sabi ko ng Bible, hindi lang tayo makakasumpong ng kamatayan. Physical. Ang tawag ko doon ay ang matuwa. Purihin ng Panginoon kung siya po'y darating na tayo matagpuang buhay pa. Amen. Sabi ng Bible, sa second coming ng Christ, ng ating Panginoon, sabi ng Biblia, kung ikay na lang palataya kay Kristo, tinanggap mo si Kristo bilang tagapagligtas, ang sabi ng Biblia, meron pong pag-asa na buhay na walang hanggan. At pagbabalik ng Panginoon, sabi ko ng Bible, ha? Sabi ng Biblia, the dead in Christ shall rise up first. And that we that remain, sabi ng Bible, shall be caught together with him in the clouds. That's the rapture, sabi ng Bible. At kung tumanggap ka na kay Kristo, salamat sa Panginoon. Sapagkat may experience po yung may experience ni Enoch na hindi na siya nakasumpo na kamatayang physical, at siya po'y dinala ng Panginoon sa langit. Amen. And sabi po ng Bible, in a twinkling of an eye, sa isang-isang mata, darating po ang Panginoon. Amen. Amen. Hindi natin alam kung kailan po yun. Pero sabi ng Bible, mas malapit na kaysa sa panahon ng mga disciple. Amen. Kaya nga sabi po ng Bible, not only a friendly walk, but also a faithful walk. Now let us see. And it is also a fruitful walk. So
titingnan po natin doon sa Jude chapter 1 verse number 14, isa pang talata doon na nagsasabi, kung ano po yung buhay ko ni Enoch, bago po tayo dumako sa letter C. Jude, then Revelation, Jude chapter 1 verse number 14. Ano sabi ko dyan? Sabi ko dyan, and Enoch also the seventh from Adam, prophesied of this, saying, behold, the Lord cometh with 10,000 of his saints. And God also used him to tell us about the second coming of Christ. So, imagine mo na, sa Old Testament, na pinrophesied sa pamamagitan po ng isang taong nagangalang Enoch dahil sa po'y nabuhay na meron pong tamang paglakad sa Panginoon, a faithful walk with God, ha? Nabanggit po niya yung mga bagay sa pagdarating ng ating Panginoon sa ikalawang now, let us see, not also a fruitful walk, but also a faithful walk, but also a fruitful walk. Last, a walking person God can use is a fruitful person. The fruit of the Spirit is seen in his life. O, ang tunay na Kristiyano, nakikita po sa kanyang buhay na mayroong bunga ng pagbabago. Sabi ng Bible sa Kalatang Galatians, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, meekness, gentleness. Faith, sabi ng Bible. So, nakikita po sa ating buhay yan eh. It must be seen in our lives, the fruit of the Spirit. True Christian, yung tunay ng mananampalataya, makikita sa kanyang buhay yung merong pagpapago. Amen po ba? Merong pagpapago. Ngayon, magsasabihin natin, Pastor, bakit hindi ko makita doon sa bago nating mananampalataya, yung pagpapago? Kasi nga, bago pa lamang siya. Hindi pa niya naiintindihan, lubos, kung paano po yung paglakad ng Panginoon na nais gawin ng Diyos sa kanyang buhay. Kaya nga sabi ng Bible, kinakailangan may paglago. Kinakailangan mayroong pagsunod. May kinakailangan mayroong pakikinig ng salita ng Diyos. Sabi ng Bible, faith grows by listening and hearing by the Word of God. Romans 10:17, sabi ng Bible, faith cometh by hearing and hearing and hearing by the Word of God. Amen. Tunay na pananampalataya, lalakas po yan, lalago sa pakikinig. Sa pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya magtataka ka. Sabay na mananampalataya, umatin sa church, nakinig ng salita ng Diyos, sa biyaya ng Panginoon, pareho na ligtas. Yung isa po nagpapatuloy na lumago sa gawain ng Panginoon, umatin ng church consistently. Yung isa naman, hindi umatin ng church. So after a year, or after a month, or after 2 years, magugulat ka, itong isang to, iba na yung buhay po niya, may paglago sa pananampalataya. Samantalang itong isa, naiiwanan. Bakit po? Bagamat pareho po sila nakakilala sa Panginoon, yung isa po'y nagtatapos sa Diyos, yung isa po'y nakikinig ng salita ng Diyos, yung po'y umamin ng church, yung isa hindi, siyempre, darating yung time, makikita niya, ba't parang hindi lumalago ito? Hindi natin kinukwestiyon po, isang tao po, hindi lumalago, pero sa iligtas, hindi dapat questionin. Pero, kino-question po natin doon, dahil hindi po siya nagpapatuloy sa Panginoon. May simbahan at tinapdaan ng Diyos, tinalaga ng Diyos, para kayo lumago, makinig ng salita ng Diyos, mag-aral ng salita ng Diyos, manalangin. May fellowship ang kapwa mananampalataya na kung saan gagamitin ng Panginoon para encourage ka. Encourage ka na umatin. Pero pag hindi ka umatin, ano sabi po ng Bible? We have a volitional responsibility. You decide, and I decide. You decide not to continue, so ano mangyayari po sa inyo? Wala kang makikita ang fruit of the Spirit sa inyong buhay. Amen? Amen? Pero yung isa, nagpapatuloy, sabi ng Bible, sa biyaya, siya nagpapatuloy, ano makikita po sa kanya? May fruits of the Spirit. Love, joy, peace, long-suffering, gentleness, meekness, faith. Sabi ng Bible, temperance. Imagine mo, dati, wala kang pasensya. Pero dahil merong bunga ng Banal Espiritu, meron ka na ngayong long-suffering. Amen? Naintindihan mo na yung pamamaraan ng Panginoon sa iyong buhay. Now, number 2, not also a walking person, but a worshiping person. Taong nagpapatuloy na sasamba sa Diyos. Sa Job, Job is one of the best example of a person worshiping God consistently. Ang pagsubok sa kanyang buhay ay inalabang sa mga himbawa ng mga problema na dumarating sa ating buhay. Ngunit patuloy siyang ginagamit ng Diyos. He continued to worship God.
Amen? Ah, so, consistently, siya po ay nag-worship sa Panginoon. Ah, a worshiping person. Job is one of the best example of a worshiping person. Letter A, spiritually, according to all the laws pertaining to the sin offering, Job, from the start up to the end of his life, sinusunod niya yun sa Panginoon. Look at Job chapter 1. Job chapter 1, verse number 5. Job chapter 1, verse number 5. Ibang klase po itong si Job, ano ha? Lahat na ma-imagine po natin pagsubok, dinanas po niya. Pero dahil siya po ay tapat na sumasamba sa Panginoon, hindi niya po inalintana yung mga bagay niya. Job chapter 1, verse number 5. Ano po sabi ng Bible? Pwede bang pasahin po natin sabay-sabay? Let's read it all together. Job chapter 1, verse 5. Okay, pasahin po natin sabay-sabay. Ready? Begin. Job chapter 1, verse 5. And it was so when the days of their feasting were gone about, that Job sent and sanctified them, and rose up early in the morning, and offered burnt offerings according to the numbers of them all. For Job said, it may be that my sons have sinned and cursed God in their heart. Thus this Job, did Job continually. So, ano makita ko natin dito? Ayon po sa batas ng Panginoon, according to the law pertaining to the sin offering, Job from the start up to the end of his life, sa Job chapter 42, ginawa po niya consistently. Kaya iba po si Job sa karaniwan po sa atin. Amen? Amen po ba? Ha? Kaya ang sabi ng Bible, spiritually, scripturally, sabi po ng Bible, ginawa po niya ang mga bagay na ayon sa kalooban ng Panginoon. Paano natin malalaman kung tama yung ating ginagawa? Hello, nakikinig po ba? Paano natin malalaman kung tama o mali yung ating ginagawa? Meron po tayong panuntunan sa salita ng Diyos. Amen. Ha? So, ito yung standard ng Panginoon, the Word of God. Ha? Ito po yung basihan po ng ating tunay na pananampalataya. Amen. Ha? Sabi ng Bible, ha? If we want to worship God, worship Him in spirit and in truth. In truth. Ha? Ang Diyos po spirito, kaya wala po tayong mga idolo tinitingnan. At kung sasamba sa Espiritu at katotohanan. Ano yung katotohanan? The Word of God. Sabi ng Bible, ano? The Word of God. Ano? Sabi ng Bible. Salita po ng Diyos. Now, scripturally, he worshiped God and also spiritually. Even when he spake, tried by fire, Job still walked in the presence of God. Job chapter 1, verse 20. Job chapter 1, verse number 20 and 22. Alam niyo yung nangyari kay Job. Ano ha? Ating tignan uli. Verse 20 hanggang verse 22. And Job arose and rent his mantle and shaved his head and fell down upon the ground and worshipped. Nakatay po ba? Kahit po mayroong problema, kahit po may mga pagsubok, kahit mayroong namatayan, kahit naubos sa kanyang mga kabuhayan, sabi ng Bible, he fell down upon the ground and worshipped and said, naked came I out of my mother's womb, naked shall I return hither. The Lord gave, and the Lord hath taken away, blessed be the name of the Lord. Amen? In all this, Job sinned not, nor charged God foolishly. Amen? Kahit po napakaraming problema, kahit po matindi yung trials na dumating sa buhay po ni Job. Imagine mo, nagkakasayahan yung kanyang po mga anak sa isang kamarig at pagkatapos mo, meron nagkaroon ng matinding lindol, sabi ng Bible, nadaganan lahat ng kanyang mga anak. Meron isang natira na utusan niya, na lumapit sa kanya. Yung po mga anak doon, namatay. Hindi pa natatapos magsalita. Meron naman siyang utusan na lumapit sa kanya. Yung mga kaaway, sinunod lahat ng mga tanim at pangari-arian. Hindi pa natatapos. Meron naman sinabi kay
Bible. Pero ano sabi po ni Job? Na, sabi po niya, naked came I out of my mother's womb. Na, naked shall I return thither. Na, wala. Hubad akong sinilang, simula sa aking nanay, hubad din ako mamamatay. The Lord given, ang Panginoon nagbigay, ang Panginoon din ang kukuha. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Amen po ba? So, pag tayo po ay may matindi pagsubok na dinanas, sisihin ba natin ng Panginoon? Hindi. Amen? Amen. Hindi mo pwedeng sisihin ng Panginoon pag may pagsubok, pag may trials, pag mayroong persecution. We cannot blame God. Amen? Hindi natin pwedeng sisihin ng Panginoon. Kaya nga po sabi po ng Bible, ito po si Job. A worshiping person scripturally and spiritually. Job chapter 2, verse 9 and 10. Sabi diyan, then said his wife unto him, dost thou still remain or retain thy integrity? Curse thou and die. But he said unto her, thou speakest as one of the foolish woman speaketh. What? Shall we receive good at the hand of God? Shall we not receive evil? And all this not Job sin with his lips. Ano sabi ni Job? Tayo lang ba ay makakatanggap ng mabuting bagay sa Panginoon? Yung masamang bagay sinasabi dito ay yung mga trahedya at pagsubok. Yung hindi magandang bagay. Sa English po yun ay evil. Okay? Not the evil per se, yung kasamaan, kung hindi magandang bagay. Ano sabi ni Job? Ay tayo lang ba ay makakatanggap lagi ng mabuting bagay sa Panginoon? Amen po ba? Tandaan po natin, sabi ng Bible, inaalaw ng Diyos ang pagsubok sa ating buhay para tayo po lalong lumapit sa Panginoon. Amen. Na, para tayo lalong lumapit sa Panginoon. Now let us see. Na, Job, a worshiping person, submissively. Job made a powerful conclusion about his submission and faithfulness. Job 23, verse number 10. Job 23, verse number 10. Sabi ho niya, but he knoweth the way that I think, that when he hath tried me, I shall come forth as gold. Amen. Kasi yung pong ginto, gold, yung pong ginto, habang yan po ay dinadarang sa apoy, tried by fire, lalo pong lumalabas yung kanyang kalinangan. Yung kanyang pong purity, ang impurities ay naalis o magitan po ng pagsubok sa apoy. Kaya nasabi ni Job po dito, kahit dumating yung pagsubok, kahit dumating po yung persecution, kahit dumating po yung matinding problema, nasabi ng Bible, he knoweth the way that I take, that when he had tried me, pag sinuguman siya ng Panginoon, hinayaan ng Panginoon, dumating yung mapagsubok sa ating buhay, lalabas ka bang ginto sa harap ka ng Panginoon? Amen? Lalabas ba tayong dito sa harap ka ng Panginoon? Anong sabihin po nun? Lalo ba tayong lalapit sa Panginoon? Amen. Tingnan po natin yung dalawang example ho dito. Sabi ng Bible, pagsamba sa Diyos, dapat na ayon sa kanyang panuntunan. Ito po yung kakaiba kay Haring Solomon at kay Haring Saul. There are two kings sa Bible na kilala, si Solomon at saka si King Saul. As King Saul, the first king in Israel, sabi ng Bible, King Saul's self-presentation of worship, not accepted. Bakit? Bakit kaya? Why? 1 Samuel chapter 15, verse 22. 1 Samuel 15, verse 22. Tingnan po natin sa lumang kipan again. Verse number 22. Ano po sabi ng Bible sa verse 22? Sabi ng Bible, sabi kay King Saul, ni Samuel, sabi niya, Samuel said, had the Lord as great delight in burnt offerings and sacrifices as in obeying the voice of the Lord? Sabi niya, behold, to obey is better than sacrifice and to hearken than the fat of rams. Kasi ano po nangyari ho dito? Yung storya. Sabi ng Panginoon, patayin lahat ng mga Amalekites.
killed all the Amalekites. Ha? Babae, lalaki, children, men and women, even their cattle. Lahat, pati na kailan po mga alagang hayop, pampatayin niya, sabi ng Panginoon. Kung titignan natin, pastor, di ba, bawal po yung pumatay. Sa panahon po nila, ay panahon ng digmaan. At ang bansang Israel, nais ng Diyos, makarating doon sa lupang pangako na pinangako ng Diyos kay Abraham, kay Isaac, at kay Jacob. So, sabi ng Panginoon, patayin yung mga Amalekites sapagkat yan ang number one kaaway ng mga Hudyo. Ang ginawa po ni Haring Saul, hindi niya pinatay ang hari. He did not kill King Saul. Hindi niya pinatay ang mga tupa. Sabi niya kasi pwedeng lagay sa alay mo yan. Na, the love. Sabi niya, okay, pass offering. So, anong nangyari? Sabi ko ni Samuel, sabi ng Panginoon kay Samuel, sabi, bumalik ka kay Haring Saul. Sabihin mo yung mga bagay nito. O, ano sabi ko ni Samuel? Sabi niya, na, Samuel said, had the Lord great delight in burnt offerings and sacrifices? Natutuwa ba ang Diyos sa mga alay po na yan, sakripisyo sa Panginoon? Ang pinatutuwa ng Panginoon, ikaw ay sumunod. Amen? Sabi niya, behold, to obey is better than sacrifice. To obey is better than sacrifice. Ano ba yung dinanais ng Diyos sa tungkli po natin? Ha? Kahit ikaw ay mag-aaral ng napakaraming sakripisyo sa Panginoon, kung hindi ka sumusunod sa Panginoon, baliwala yung mga bagay po na yan. Baliwala yung mga bagay po na yan. Ha? Kaya nga dito nakita na, he did not kill the king of Amalekites, his fellowship, and later, King Saul killed by an Amalekites. Naintindihan niyo po ba yan? Yung mga kaaway na nais ng Diyos totally wipe them out, patayin lahat sila, walang ititira, pati mga anak, pati mga asaw, pati mga babae, pati yung mga tupa, patayin lahat, hindi ho pinatay ni Haring Saul. Ano po nangyari? Isang araw, sa tindi ng pakikipaglaban, ang pumatay kay Haring Saul, isang Amalekites. Isang Amalekites? Sino mapapatay ba ang Haring Saul kung hindi niya pinatay yung lahat ng mga Amalekites? Naintindihan niyo po ba? Tingin po sabi ng Bible, titingnan po natin sa 2 Samuel chapter 1, 2 Samuel chapter 1, verse number 1 to 16, nandun po yung istorya, 2 Samuel chapter 1, verse number 16, sabi yan, it came to pass, sabi yan, after the death of Saul, when David returned from the slaughter of the Amalekites, and David had about 2 days in Siklag. Okay, sabi ho dyan, ano? It came to pass on the third day, behold, a man came out of the camp from Saul with his cloak red and earth upon his head. And so it was when he came to David that he fell to the earth and did obedience. And David said unto him, from whence comest thou? And he said unto him, out of the camp of Israel am I escaped. Verse number 7, sabi ko dyan. Verse number 6, sabi yan. And David said, verse 5, unto the young man that told him, how knowest thou that Saul and Jonathan, his son, be dead? And the young man told himself, as I happened to chance by a chance upon the Mount Gilboa, behold, Saul leaned upon his spear, and lo, the chariot and horsemen followed hard after him. And when he looked him behind, he saw me and called unto me, and I answered, here am I. And he said unto me, who art thou? And I answered him, I am an Amalekite. And he said unto me, stand, I pray thee, upon me and slay me, for Amish is come upon me, because my life is yet old in me. So I stood upon him and slew him, because I was sure that he could not live after that he had was fallen. And I took the crown that was upon his head, and rested upon his arms, and have brought them hither unto my Lord. Then David took hold of his cloak and rent them, and likewise all the men that were with him. Oh, sino pong pumatay kay Haring Saul? Isang Amalekites. Eh kung pinatay niya po lahat yun, meron bang papatay kay Haring Saul? Ay wala. Bagamat sa tindi ng laban, na tinamaan si Haring Saul, at siya'y mamamatay na.
Ngayon, sabi ng hari, kesa ako ay abusuhin ng mga tao niya, pahirapan pa ako bago ako mamatay, patayin mo na ako. Yun ang sabi niya sa Amalekites. So, ginawa ng Amalekites, ah, ganun po ba? Pinatay siya. Tapos, sinabi niya kay Harold David, si Harold Saul, tsaka si Jonathan, patay na. Yun ang may sabi sa'yo, nakita ko dahil ako mismo pumatay. O, yun sabi ng hari, eh po, pihirapan, pinatay mo ang God's anointed. O, papatayin din kita, pinatay mo yung Amalekites. So, sa simple po na command ng Panginoon, patayin lahat, eh, hindi naman lahat pinatay. Dumating yung time, ito ang pumatay sa Kanya. To obey is better than sacrifice. Obey is better than sacrifice. Now, kumpara kay Haring Saul, King Saul o King Solomon follows God or God's way of worship. King Solomon's following God's way of worship, accepted. Kumpara kay King Saul, self-presentation of worship, not accepted. Diba? Kasi sabi ni Haring Saul, yung mga tupa pwede namang gamitin sa alay. Ay sabi ng Panginoon, hindi ko nga kailangan yan eh, pinapaputay na sa iyo eh. Alright? Now, dito si Haring Solomon, tingnan po natin sa 2 Chronicles chapter 7, verse number 1 to 4. 2 Samuel, no, 2 Chronicles, chapter 7, verse 1 to 4. Ano sabi diyan? 2 Chronicles, chapter 7, 1 to 4. Now when Solomon had made an end of praying, the fire came down from heaven and consumed the burnt offering. 2 Chronicles, chapter 7, verse 1 to 4, sabi diyan. And the sacrifice and the glory of the Lord filled the house. And the priest could not enter into the house of the Lord because of the glory of the Lord, but filled the house of the Lord's house. And when all the children of Israel saw how the fire came down and the glory of the Lord upon the house, they bowed themselves with their faces to the ground upon the pavement and worshiped and praised the Lord, saying, for his good, for his mercy, endureth forever. Nakita niyo ba yung pagkakaiba ng pagsamba na ginawa ni Haring Saul at sa pagsamba na ginawa ni Haring Solomon? Pagkaayon sa panuntunan ng Diyos, accepted sa Panginoon. Ha? Pagka ginawa po natin ayon sa kalooban ng Panginoon, accepted sa Panginoon. Kaya maging sa ating pagsamba, pagka ginawa po natin yung kalooban ng Panginoon, accepted, acceptable yun. Ano sabi po ng Bible? Sa Romans chapter 12, ha? Verse number 2, ha? Be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. What is that good and acceptable? Tingin po yung Romans chapter 12. Romans chapter 12, please. Verse 1 and 2. So what is acceptable sa Panginoon? Look at Romans chapter 12, verse 1 and 2. Ano po sabi ng Bible na I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God. Acceptable unto God. Amen? Amen. Sabi yan, which is your reasonable service? And be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good, acceptable, and perfect will of God. So yun ang acceptable sa Panginoon. Ano? Sabi ng Bible, pinamamanhin ko sa inyo, mga kapatiran, sa biyaya, kahabagan ng Panginoon, inyong ipresent ang inyong katawan, na buhay na hantong sa Panginoon, may kabanalan, katanggap-tanggap sa Panginoon. No? Ito yung paglilingkuran na nais ng Diyos. No? Sabi ng Bible, ano? Huwag kang maging bahagi o maging kaitsura ng mundo. Mayroong pagbabago sa iyong kaisipan, renewing of your mind. Paano marerenew ang iyong kaisipan? Sa itaan ng Diyos. Sa itaan ng Diyos. Kaya nga po yung number 3, not only a worshiping person, but a willing person. Ang taong gagamitin ng lahat upang gagawin ang lahat para sumunod sa Panginoon. Willing ba tayo na sumundin ang kalooban ng Panginoon sa ating buhay? Are we willing to stand for Him?
No, manandigan para sa Diyos. Sasabi ng Bible sa 2 Corinthians chapter 15, verse number 58. 2 Corinthians 15, verse number 58. No, 1 Corinthians 15, verse 58. Ano sabi ko doon? Ha? Therefore, my beloved brethren, be steadfast and movable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Ano sabi ko dito? We must stand for Him. Manindigan para sa Kanya. Amen. Oh, ito tama. Ito mali. Sangka sa tama. Amen. Oh, ito yung acceptable sa Panginoon. Ito yung hindi. Sangka. Acceptable sa Panginoon. Ha? Gusto ba natin pagpalain ng Panginoon? Siyempre, gusto natin pagpalain. Ano sabi ng Bible? Ha? Be steadfast and unmovable, always abounding in the work of the Lord. For as much as you know that your labor is not made in the Lord. Hindi nawawala ng paguluhan. Pag umating ka ng pananambahan, nakinig ka ng salita ng Diyos, ginawa mo yung kalooban ng Panginoon, nanalangin ka kasama ng mga mananampalataya, hindi ito mawawala ng paguluhan. Amen? Amen. Ha? Nandun ang pagpapala ng Panginoon. Okay? Pangalawa, suffer for Him. Sabi ng Bible, suffer for Him. 1 Peter chapter 3, verse 17. Philippians chapter 1, verse 29. We are partakers of His suffering. 1 Peter chapter 3, verse 17. 1 Peter chapter 3, verse number 17. Ano sabi sa verse 17? Verse 17, sabi yan, for it is better if the will of God be so, than you suffer for well-doing, than for evil-doing. Mas mahirap para kung maghihirap ka, ay naghihirap ka dahil sa iyong pagsunod sa Panginoon. Kaysa sa paggawa mo ng masama. Na Philippians chapter 1, verse 29. Philippians 1, verse 29. Ilang talata lang ko ito. Philippians chapter 1, verse 29. Ano sabi diyan? For unto you it is given in the behalf of Christ, not only to believe on Him, not only to believe on Him, but also to suffer for His sake. Ano sabi po ng Bible, hindi lang basta sumampalataya sa Kanya, kung hindi, sabi ng Bible, kasama po na partaker tayo ng paghihirap ng Panginoon. Amen? Now, let us see, serve Him. Serve Him. And let us be separated for Him. It took Christ's life for us to be consecrated for Him. Now, tatlong mahalagang bagay ang atin nung tinalakay sa gabi ito. Amen? Amen. Gusto mo bang gamitin ng Panginoon? You must be a walking person. A worshiping person and a willing person, willing to be used by God. Handa ka bang gamitin ng Panginoon? Pwede ba tayong gamitin ng Panginoon? Ang Panginoon, gumagamit po ng ordinaryong tao para gawin ang extraordinaryong bagay. Amen. Amen. Yung sa tingin natin, hindi natin kakayanin, pero sa biyaya ng Panginoon, nakakaya po natin. Yung sa tingin, akala natin ay hindi kagamit-gamit na tao, pero nagpagamit sa Panginoon, pinagpapala ng Panginoon. Amen. Diba? Sabi ng Bible, God can use foolish things of this world to compound the wise. God used the base thing of the world para po maganap ang kanyang kalooban. Amen? Kaya nga sabi ko ng Bible, kailan? Kailan ka magpapagamit sa Panginoon? Sa atin yung conclusion, are you that kind of person God can use? Ikaw ba yung klase ng tao nito na pwedeng gamitin ng Panginoon? Ito, nakikinig ko ba? Amen. Pwede ka bang gamitin ng Panginoon? Sabi ng Bible, ang napagkakatiwalaan ng maliit ay pwede kong mapagkatiwalaan ng malaking bagay. Ano sabi ng Panginoon sa commendation po ng mga talent? Sabi niya, well done, the good and faithful servant. Kapagkatiwalaan ka sa maliit, pwede kang mapagkatiwalaan sa malaking bagay.
Now, tayo po yung manalangin. Let us pray. Lahat po yung mukhang tumigil. Tayo po yung manalangin. Habang lahat po nakpikit sa kayo po, mahal ka ng Panginoon. Nais ng Panginoon, ikaw yung magpatuloy. Nais ng Diyos na magamit ka. Nais ng Diyos, ganapin mo ang kanyang kalooban. Now, while every head bows and eyes close, pinausap ka ng Panginoon, at nakita mo may sign ng Diyos para sa iyo, manalangin ka sa Panginoon. Hindi ko alam kung paano makinusap ng Panginoon. Pero nais ng Panginoon, ano bang bagay sa iyong puso, ibigay mo sa Panginoon. Kasi ng Panginoon, gamitin ka eh. God wants to use us. Tayo lang po'y magtitiwala sa Diyos. You must be a walking person to God, a worshiping person, and also a willing person doing His will. Pinagalap ang kalooban ng Panginoon. Ibigay, mahal ka ng Panginoon. Ikaw ba'y tunay na ligtas? Tinanggap mo na ba si Kristo? Dahil kung hindi pa, tanggapin mo siya. Sabi ng Bible, now is the accepted time, now is the day of salvation. Ito yung tamang panahon, ito yung panahon ng kaligtasan. Kung hindi ka paligtas, tanggapin mo si Kristo. Sabi ng Bible, come unto me, all ye that are heavily laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you, and learn of me, for I am meek and lowly in heart. Sabi ng Bible, ye shall find rest to thy soul. Mahal ka ng Panginoon, kaibigan. Bisita ka namin ngayong hapon. First time, second time. Matagal ka lang nakakaten, pero hindi ka pa same. Ito yung panahon na tanggapin mo si Kristo. Now is the accepted time. Now is the day of salvation. Mahal ka ng Panginoon. Nais ng Panginoon, kayo lumago sa pananampalataya. Nais ng Diyos, kayo kayo maligtas. You should die right now. Are you 100% sure that you are going to heaven? Kung hindi pa, tanggapin mo si Kristo. Habang may panahon pa. Habang may panahon pa, tanggapin mo siya. Mahal ka ng Panginoon. Sana bago matapos ang oras na ito, ang araw na ito, ang gabi ito, humingi ka ng tawag sa Panginoon, tanggapin mo si Kristo sa iyong buhay. Would you do that? Tanggapin mo ang Panginoon. Accept Him. He died for you. Siya na matay para sa iyo upang bigyan ka ng buhay na wala hanggan. Mahal ka ng Panginoon. Mayroon po ba tatanggapin Kristo? Mayroon po gabi? Tanggapin mo siya. Mahal ka ng Panginoon. Hindi nagkataon narito ka. Nais ang Panginoon, ikaw ay maligtas. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa iyong salita na nahayag. Pagpalain niyo nga po ito, patuloy sa aming mga puso. Pagpalain niyo po bawat isa. Nakasalamatan ka namin, Panginoon, sa gabi ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen. So tayo po may pinagpala ng salita ng Diyos. Amen? Amen. Okay, so tayo po ay kukuha ng ating kaloob. Ngayon po gabi, let's take our offering this time. And I would like to call Brother Popoy. Brother Popoy. So, kailangan niyo po ng offering envelope. Ayan po si Brother Popoy. If you like to have some offering envelope, just ask Brother Popoy.
Tayo yung manalangin, tayo yung tumitig, tayo yung po. Ama sa langit, salamat po sa gabi ito na aming pinalangin. Tayo po yung natig ang aming mga puso, sa mga resay ng Panginoon na nasaan nga ito, natanggap namin yung gabi ito. Kaya itong aming offering, Panginoon, ito magamit sa lahat ng lawan sa Subang, Panginoon. At ito po kami sa iyo. Maraming salamat, Panginoon. Pinupuri ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa mga sarili ko sa bawat isa, ang mga blessing sa bawat kanita, ang fiscal, at
spiritual panahon natin ay kung magtagod sa bawat sa kanan ng tali. Kung manas, Panginoon Jesus. Amen. Magandang gabi po. God bless you. We are all dismissed.